Hey guys, welcome back to another vlog! In today's video, magli-lip swatches tayo. Ito yung mga viral products or mga new products ni Focalure. Meron akong tatlong categories ng lipstick, lip stain nila. So, itatry natin silang tatlo and isa-swatch natin siya for you guys. Malaman nyo kung ano bang lip stain or lipstick ang para sa inyo, diba? So, if you wanna know my thoughts about it, then please keep on watching. Sabi ko nga kanina, meron akong 3 different categories ng kanilang lip cream or lip stain. I have here yung Focalure Pro Blur Airy Velvety Tint. Ayan. Actually, pare-pare sila ng packaging and magkakaiba lang sila na use. Ayan, ganyan. Next naman natin is Focalure Pro Ink Watery to Blur Lasting Lip Tint. So, titignan natin kung paano ba siya mag-work. And the packaging, so cute. Lastly is their Focalure Pro Juicy Watery Lip Tint. Water tint siya. Ano naman yung packaging niya. Sobrang ganda. I love it. Very summer ang kanyang dating. Try muna natin itong si Velvety, guys. Kasi ito yung pinaka-common. NU01 and PK01. Nakita niyo yung packaging, guys. Sobrang ganda ng packaging niya. Ito yung pinaka-packaging niya, guys. Ang ganda. And also, ang bigat din ng packaging, ha. Lagay dito is Focalure and dito yung Velvety. Ito sa likod is yung pinaka-shade. Yung Velvety nila merong 2 grams of product sa loob. Amoy siyang marshmallows, guys. The one niya is yung may butas sa gitna and slanted na triangle. This one contains moisturizing ingredients like jojoba seed oil, shea butter, rosa rugosa flower extract para ma-achieve daw yung matte and non-drying na lip. Guys, hindi lang to pang lips, pwede din pala siya sa pang blush. K01. Si PK01. Ayan. May mapipili kayo dito, guys, na nagustuhan nyo. Let me know kasi swatch natin yung lahat ng shades nila, okay? Let's try ng very, very light lang. Ayan siya ng konti lang. It's very smooth and magaan siya sa labi. Hindi siya yung makapal na velvet, in fairness. Ay, ang ganda ng shade. So, tatry ko siyang i-fully. Ang ganda ng shade niya, guys. Sobrang nakaka-fresh. This is in the shade PK01. And yung pagka-velvet niya, parang blurry yung itsura. Parang marshmallow yung texture niya, ganun, sa labi. And yung pigment niya, guys, natakpan niya lahat ng mga darker areas sa labi ko. Let's see kung mabilis lang siya matatanggal. Ang MLBB niya, hindi ko alam kung nabura ko na ba siya kasi halos kakulay lang siya ng labi ko. Tignan niyo yung labi ko. Ayan o. Next shade, NU01. Ito medyo orangey itong si NU01. So guys, si PK01 pala ang kanyang shade name is Rose Twilight. And then itong si NU01 is Before Dusk. Let's try and naman itong si NU01 sa ating lips. Ayan, aha. Ayan siya ng konti lang, guys. Imutan ko pala sabihin, as you can see, hindi siya tuyong-tuyo. Meron ka pa ding makikitang sheen. Meron kasi mga velvet na sobrang tuyong-tuyo siya and nakakadry siya ng labi. May sheen ka pa ding makikita. Kaya very moisturizing siya pag nilalagay sa labi mo. So, nag-improve sila sa velvet nila. Ha? Yung medyo mga naunang velvet nila is very thick yung formula. So, hindi lang siya velvet. Pag natuyo siya, nagiging matte siya. So, matte velvet. Ganun. Wala, guys. OMG. Hindi na natin patungan itong si ano. In fairness, nagiging ano pala siya, matte. Pero yung feeling na naiiwan pag natuyo, parang velvet pa din. So, ang nice. Naka-matte ka na pero velvet yung feel. So, gusto ko yung amoy nito compared sa mga naunang velvet nila, guys. Diba yung mga naunang velvet nila is amoy chocolate? Thank you.
Guys, let's proceed to the watery to blur finish na lip tint or lip stain. So, dito ko curious kung paano siya nag-work. Hello, ganda ng packaging, guys! Ayan o, ang ganda o. Pastel green and yellow. Dito blur. Ayan. And dito is Focalure. Ang ganda! Pinaka-packaging. Actually, parehas lang sila. Magkaiba lang yung name and yung kulay. Ayan. Yung pinaka-one naman ito ni watery blur is triangular lang siya na ganyan. Wala siya yung butas sa loob. So, slanted triangle lang siya. And peach scented siya, guys. Ito yung dalawang shade. Yung green is si PP02 and NU01. Lanahin itong si green PP02. Ang ganda ng shade! Oh my God! As you can see, guys, para siyang water tint. This one also contains 2 grams of products and meron siyang squalane para double moisturizing pag nilagay sa labi mo. Ang tapang ng amoy niya, guys. Pero, yeah. Ang ganda. Ang tapang ng amoy niya, hindi ko masyadong type. Pag nilalagay mo nga siya sa labi mo, is para siyang water tint, guys. Ganun yung feeling. Tingnan natin kung magiging blurring ba siya after. Kasi yun yung kinaklaim niya. Ang ganda ng shade, parang neutral pink yung shade. So, ayan, unti-unti na siyang natutuyo. Pero yung feeling niya is parang water tint pa din. Kalagay dito is transfer proof din siya once natuyo. Very lightweight naman siya sa labi. Medyo nagbe-blur na siya. Yung sabi ko kanina dun sa velvet, parang marshmallows. Ito din. Parang nalagay ng silicone na primer yung labi ko. Yung finish niya. Tatry ko kung transfer proof ba siya. Ayan. Wala. Walang na-transfer. Let me know, guys, kung gusto nyong i-swatch ko lahat ng shades nila. Oh my God. Ang ganda nito, guys. Ang ayoko lang is yung amoy niya. Sobrang fruity ng amoy. Ito yung parang amoy na ano, madalas na papani. So, sana hindi naman siya ganun, no? Pero itong si PP02, ang shade niya is Gentle Mauve. Tignan, ito na ang dilemma natin. Kasi para siyang lip tint, tignan natin kung matatanggal ba siya ng regular wipes lang. Definitely, may naiiwang stain siya. OMG! Ang dami ko pa naman nilagay. As you can see, natanggal ko na yung kulay, pero ito, may naiiwan siyang stain, which is night. Using unique stained lock technology. Ayan. Apply thin can be worn lasting a day. Ito lang yung kaya pinakatanggalin ng wipe, so lalagyan ko na ng oil base para matanggal siya. Try itong NU01 Grim Nude. OMG! Ano ba yan? Sorry na, ang pangit ko mag-swatch. Parang OMG! Wait lang, tignan natin. Huwag muna tayo mag-react. Kasi para siyang MLBB so much. Nakita nyo? Oh my God! Itong kulay na to, pwedeng-pwede for everyday use. Ang ganda! Ang ganda, lalo pag tinitignan ko na malapitan. So, ang blurring niya talaga tingnan. Ang konting-konti pa lang yan, guys. So, tignan natin na... kulay ng lip tint na bagay sa lahat. Ayan, parang reddish nude siya. Ah, hindi naman siya yung nagsasettle dito sa gitna. Ayan, okay na okay pa rin siya. Natatakpan niya yung buong labi ko in fairness dito sa tint na to. And medyo grabe na yung stain na iniiwan niya kasi mas darker siya dun kaysa sa pink, diba? So, finally, for our last category, ito yung Ultra Juicy Watery Lip Tint. Ito daw yung unang-unang watery lip tint nila. Korean-inspired siya. I have here NU01 and BB02. Ayan siya. And alam nyo na, yung packaging. Ganyan yung kulay niya sa loob. Ang ganda. Ang ganda ng packaging. This one infused with glycerin, sorbitan oleate, citrus sinensis extract. Hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation, pero look at the packaging. Ang ganda. OMG. Dewy finish lang siya. Hindi siya nagbe-blur. Let's try muna itong si BB02, guys. Ang shade name niya is Crush Cherry 02. Ayan. So, pigmented daw siya sa unang swipe. Let's see. Ayan. Alagay ilong ko. Amoy siyang orange. Ang bango. Mas gusto ko yung amoy niya compared dun sa blur. Ang sarap ng amoy niya.
Ang dami ko na na-try na lip stain na parang ganito yung peg. Pero this one, parang meron akong nararamdaman sa labi na nakalagay. Hindi siya ganun ka-lightweight for me, guys. Maganda naman yung pigment niya and also juicy. Ayan o, makikita nyo. Definitely, meron ka mararamdaman pag ito yung nakalagay. Dito pa naman ako excited, pero parang mas maganda yung blur to watery nila. Pag lip stain for me kasi parang watery, wala ka na talagang ma-feel. Pero ito parang may na-feel ako. Iwan siyang stain, kaya feel ko ganun yung feeling niya sa labi. Usually, yung mga lip stain na ganito, kaya sobrang gaano niya, wala halos na iiwan na stain after. Kita nyo, ayan o. Next is NU01, nandiyan siya sa light blue. Ang ganda ng packaging niya. 01 is Burn Apricot. Oh! Oh my God! Ang ganda ng shade! Ito na silang tatlo, guys. As you can see, velvet, natuyo na siya. And ito din, natuyo siya. Parang blurring yung itsura niya. And this one is may sheen. Hindi na ako magdi-deep, guys. Tingnan kung gano'n siya ka-pigmented. Pero, ang ganda ng shade. OMG! Sarap! Gusto ko siya kainim. Nakuha ko na yung tamang term. For me, guys, hindi siya ganun ka-watery. Kapal yung formula niya. Ganda nitong shade na to, guys. Okay, guys. Final thoughts about this product. Unahin muna natin itong si Velvety. This one cost 199 pesos. And actually, kala ko ito yung magiging least favorite ko. Pero hindi. Pangalawa ko siyang gusto sa mga categories na pinakita ko sa inyo. So, improve yung velvet nila. Hindi na siya ganun ka-thick yung formula. And magaan siya sa labi. And amo siya marshmallows. Yun ang pinaka-importante. Para akong naglalagay ng s'mores sa labi ko. Ganun. Ang ganda ng finish niya. And also, pag natapos siya is hindi siya ganun nagta-transfer. So, love this. So, ang favorite shade ko is si PK01. For our next is yung blur to watery tint nila or watery to blurry. So, yung nakalagay dito, basta watery to blur kasi blur to watery yung nakalagay. Pero anyway, ito yung nasa top ko. Ang ganda nung finish niya, very lightweight sa labi. Parang wala ka lang nilagay ganun. Pag natuyo siya, ang ganda niya sa labi. And perfect for everyday use to. Pwedeng-pwede to sa mga students or yung mga lagi nagmamadali, ganyan. So, bag nyo to, guys. Lagay nyo to sa bag nyo. Ang ganda. Definitely, tatry ko tong lahat ng shades nito. Ito, so yung packaging, diba? Sobrang nice ng packaging. Very Gen Z. Parang ano, girl therapy. Ganun. So, parehas ko silang gusto yung shade niya. So, and ayun, this one cost 189 pesos only. Na blur to watery. Amoy siyang peachy. Hindi ko masyado type yung amoy niya. So, lastly, ito naman yung watery tint nila. Dito naman, ang taas ng expectation ko dito, nilagay mo siya sa labi mo is may mararamdaman ka pa din. Parang siyang lip gloss na. Ganon. Ganon na yung feeling niya for me. Hindi na siya lip tint or stain for me. Kasi makapal yung formula niya, which is nice. Kasi pag makapal yung formula, maganda yung pigment. Katulad na itong nasa labi ko, ang ganda ng pigment. Takip na takip niya lahat ng mga dark sa labi ko. Kung ganon yung gusto nyo, go. Pero kasi, for me kasi pag sinabing lip tint or lip stain, dapat medyo magaan siya sa labi. Pero the pigment is there. Ang ganda. Ang ganda nitong shade na to, si NU01. Ito naman yung first na watery tint nila. So, malay mo, mag-improve pa. Madami pa ding room for improvements, diba? 199 pesos din. At glossy din siya if you're opted for yung glossy or juicy look na lips. Ayan. Feel ko naman yung iba magugustuhan to kasi, yeah, uso na yung mga lip gloss ngayon. Eh. Pero nung tinry ko siyang ipa-transfer, meron siyang nata-transfer, pero ayan, hindi niya nagalaw yung sheen sa pinakalabi ko, which is nice. Kaya merong naiiwang stain, yun naman yung kinaganda niya pag tumagal. May same with the watery to blur, pero mas malakas yung stain nito ni watery. Try ko na siyang tanggalin, natuyo na siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ang lakas ng stain ng velvet. So, kanina pa kasi yan nandyan. Pero, ayan. Lahat sila may naiiwang stain. Ito, medyo kakalagay lang kasi niyan. Kaya ganyan. Pero, yeah. Tingnan nyo naman. Lahat may naiiwang stain. Lahat panalo ka, guys. And I think that's it for today's video. I hope you guys enjoyed. Then, may natutunan kayo. Let me know, guys, sa comment section kung anong category yung gusto nyong i-swatch ko lahat ng shades. So, kung nagustuhan mo itong video ito, don't forget to like and subscribe. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye!